Sa mayamang kasaysayan ng Philippine Boxing, ang pangalang Pacquiao ay isa sa nagbigay ng malaking ambag sa mahal nating sport. Kaya hanggang ngayon matapos ang pamamayagpag sa ibabaw ng lona ng ating pambansang kamao, ay tayo ay sabik kung sino na nga ba ang magpapatuloy. Ngayong ang mga pangalang Elorde, Navarrete, Espinosa, Kennedy moving up in weight. Peñalosa. And Peñalosa still following him around. His... Oh, good body shot. Donaire. Right there. Oh, at Pacquiao. He's looking very strong in there. Ay sino na nga ba ang susunod na magbibigay ng karangalan at panalabikin ang mga Filipino boxing fans? Bukod sa mga kasalukuyang Pilipino na bumibida sa buong mundo pagdating sa boxing, ay patuloy pa rin tayong nakasubaybay. At kasabay nito, ay patuloy pa rin ang pag-usbong ng makabagong henerasyon at pasibol ng mga Pinoy fighters. At isa na dyan ang unting-unting umiingay ang pangalan na sinasabing anak ng ating nag-iisang 8th Division World Champion ng boxing history na si Eman Bacosa. Sa bawat laban nito ay hindi makakailang dugong Pacquiao ang nananalaytay sa 20 anyos na tubong Tagum City, Davao del Norte. Dahil bukod sa presensya nito, ay may hahalin tulad din ang batang Manny Pacquiao sa estilo at galawan nito. At kung para sa ilan ay questionable ang lakas ng kamao ni Eman. Kung pagbabatayan lang ang tatlong laban nito sa kanyang professional boxing career, ay napaka-impresibo naman ng mga laban nito. Matapos pabagsakin ang mga nakalaban at higit sa lahat, ay alalahanin natin na nag-uumpisa pa lang si Eman Bacosa at maaasahan na mas lalakas at gagaling pa ito. Kaya kung duda kayo sa kakayahan na meron ang batang Pacquiao, eh ito na lamang at panoorin kung gaano kabagsik si Eman Bacosa. Ladies and gentlemen, Eman Bacosa! Bacosa! Ay, kung nakakalala.
Balik wa'yan sa himo nga, no? We'll be right back.
Ladies and gentlemen, the time, 45 seconds in the third round, as referee Garcia stops the fight, winner by technical.